Buwan ng Agosto ngayong taon, nang isailalim sa state of calamity ang bayan ng Makabebe, Pampanga dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha. Maraming barangay ang lubhang naapektuhan kaya lalong humirap ang kalagayan ng ating mga kabalin. Dahil biglang lumaki ang tubig, 80% ng mga bahay dito ay lubog, kasama na yung kalsada. Lalo na, masera na naman ang sitwasyon natin sa COVID. Isa sa mga apektado, si Aling Marina, isang matandang dalaga na nakadepende sa kanyang pamangkin. Maraming pinakakain yung pamangkin ko eh. 11 kami. 11 ako. Pagka nakakakikita ako, bibili din ako, tumutulong din ako sa kanya. Katulad ngayon, halimbawa, ganyan, may bigyan kami relief, binibigay ko na lang sa kanya dahil pinapakain ako. Sa pangangalakal naman na itataguyod ni Tatay Antonio ang kanyang pamilya. 5 ang kanyang anak na nag-aaral. Nagkakasya na lamang sila sa 100 kita niya kada araw na lalo pang nabawasan ngayong may pandemya. Ayun nga, magutom. Gutom mga abuti mo. Misa nga, naglulugaw lang kami. Nagkakasya namin yung lugaw. Si Aling Elisa naman ay umaasa na lamang sa relief packs na ipinamimigay sa kanilang lugar. Kamakailan, sa awa at tulong ng Diyos, ay ipinagkaloob ng Members Church of God International ang service patrol na hiniling ng pamunuan ng Barangay Telaksan. Ito ay kanilang magagamit sa pagdadala ng mga may sakit sa ospital at pagpapatrolya sa kanilang nasasakupan lalo na ngayong panahon ng pandemya. Nang mabalitaan ng MCGI ang epekto ng baha sa kanilang barangay, ay binalikan silang muli, dala naman ng MCGI Mobile Free Store. Isang bagong paraan ito upang sa ating pagtulong ay mapanatili pa rin ang pag-iingat sa ating mga kababayan. Maliban sa free store ay may dagdag pang feeding program na LAL o lugaw at lumpia upang kahit sa isang araw ay mabusog natin ang mga taga-barangay Telaksan. First time na mangyari ito sa amin dito sa barangay namin. Kung hindi sa inyo, hindi namin maano yung ganitong event. Mayroon ng relief yung mga tao, mayroon pang pamerienda, lugaw, at saka lumpia. Salamat. Maraming salamat. Oh, maraming bagay na sa amin yan. Sa binigay nila ngayon. Kasi may pagkain na kami mga bata. Oo, malaking bagay na yun. Binigay nyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Malaking bagay na ngayon. Maraming salamat sa bibigay ng grasya. Sa tulong ng Panginoon. Malaking tulong sa akin ng Diyos yan. Binigay sa amin. Ngayon itong aninyo. Dahil maraming nakinabang sa mga bigay nyo dito. Kaya nagpapasalamat kami at binigyan nyo kami. Nabanda kayo dito at binigyan nyo kami. Nagpapasalamat ako sa binigay ng MCGI. Dahil sa malaking tulong na rin yan sa amin. Tulong din sa taas. Saka pala nagpapasalamat din ako, yun nga, yung tricycle na ibinigay niyo sa amin, malaking tulong talaga. Ngayon pa lang, nagagamit na namin sa emergency. Talagang napaka, ano, dahil kasi nung may bigay yun, tiyempo naman, nasira yung isa. Yung dati namin ginagamit. Kaya, napaka laking tulong talaga ng tricycle na yun. Unang-una, sa Diyos, una sa lahat sa Diyos, lubos po kami talaga nagpapasalamat sa inyo. Pagkatapos nyo kaming bigyan ng tricycle, ngayon, nandito na naman kayo para kami ay tulungan. Kaya napakalaki pong pasasalamat ang inaano namin sa mga kabarangay ko, nagpapasalamat kami. Ang ating pagtulong ay pagpapaalala sa kanila na sa kanilang mga panalangin ay may Diyos na tumutugon.
sa bawat nararanasan nilang hirap. Ang ating pag-agapay ay pagpaparamdam sa kanila na may Diyos na lumilingap. Sa bawat mabuting gawa na Diyos ang nagpanasa, nahahayag ang kapangyarihan ng lumikha. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Milyong salamat sa Diyos!